Alright, hi, I'm Kerr. I'm here. And welcome to... And in today's video, guys, syempre, bago muna tayo sa video natin, salamat muna, guys, sa mga nag-subscribe sa amin. Super thank you, umangata tayo. Nasa 500 plus na tayo, no? 100 lang naman, wala pang 1,000. Kaya, tulungan nyo na kami, no? Road to 1,000 subscribers tayo. Subscribe ka na, dun, no? Sa baba. Subscribe ka na, okay? And, salamat din pala, guys, sa mga nanood nung aming last vlog. Eh, talaga namang nabusog kayo dun, no? Yes, busog. Nag-buffet tayo. So, ngayon, food trip na naman. Sa matag? Eh, pupuntahan lang naman natin yung pinakasikat na milk tea shop ngayon dito sa Quezon City. Sikat talaga yan, ha? Oh, milk tea sa Quezon City, di ba? Sikat talaga kasi yung may-ari nito, sikat na vlogger. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano siya eh? Siya yung pinuno ng Camp Boomy. Yes, sir, mga kaibigan! Ginaan diba? Tsaka siya din eh miyembro ng Team Payaman. Power! So, okay. Ano pa ba yan? Alam mo ba? Alam mo na? Puntahan na natin. So, let's go! So, yun guys. So, nandito tayo ngayon sa Camp Boomy Cafe. So, tiyan! May sarili talaga sound effects, no? So, checkin natin mamaya, guys, kung ano yung mga menu nila dito. At tikman natin. I-review natin yan. So, check it out. A few moments later. So, yun guys. So, nandito na tayo sa Camp Boomy Cafe. So, kasama natin si Sir Lee. Hello! Shoutout sa inyo, guys. Welcome dito sa Camp Boomy Cafe. Yun. Yun. Ang makikita nyo dito sa cashier. Nice. So, ikaw pala ang manager ngayon dito, no? Ako yung assistant manager dito pag wala yung mga may-ari. So, mamaya, malalaman natin yung kung anong lasa ng mga in-orders natin dito. Ano ba in-order natin, Tin? Oreo, rock salt and cheese, and chocolate rock salt and cheese. Yo. Kaya, balik-balik ka kami ni Sir Kerr dito, eh. Kasi layo natin may kasalap, eh. Unik kasi yung pangalan na lagi siyang sulat dito sa lahat. Yun. So, thank you po. Welcome dito, Sir. And shout out pala sa channel ni TinKerr Craze. Subscribe ko sa channel nila. Group and yun. Thank you, Pans. Thank you po. Meanwhile. Few inches later. So guys, titikman na natin, no, ating mga in-orders. So ito yung sa akin. Rock salt and cheese na Oreo. Ito yung kay Tin na rock salt and cheese na chocolate. Let's try. Sharp guys, no? Masarap guys yung rock salt and cheese na Oreo. Yung na-recommend sa atin, no? Yung na-recommend sa atin. So, okay na rin siya kahit na 25% lang. Diba?
sensory lang natin. Kami, ano lang, 25% lang yung sugar namin kasi... Hindi kami ganun ka-ano sa matamis eh. Sugar sa matamis. Pero okay na rin kahit na hindi ganun ka-tamis. Pero saka matamis na rin. Pwede na. Galing. The best talaga si Roger. Shoutout sa kanya. Idol natin niya. More moments later. So guys, alis na kami dito na dahil marami na rin tayo. So balik-balik na lang tayo ulit dito, ha? So paalam na tayo kay Sir Lee. Sir Lee, una kami. Bye. So ngayon pauwi na kami. Diba? Review na lang natin po mamaya sa bahay. So alis muna kami. See you later. So yun guys, no, nakauwi na kami. So katulad na sinabi namin kanina, i-review natin yung Camp Boomy Cafe na natikman namin. So ang natikman namin kanina is rock salt and cheese na Oreo and rock salt and cheese na chocolate. So before that, gusto namin magpasalamat kay Sir Lee na you know, kay Sir Lee na talagang napaka accommodating, talagang nasikaso niya kami. Siya yun nandun sa pinaka harap eh. And salamat Sir Lee sa shoutout sa iyo. Salamat Sir Lee sa pag-greet sa aming channel, 'di ba? So guys, i-review natin sa apat ulit. Hindi tayo sa apat na review eh, no? So una, i-review natin sa ambiance. Pangalawa eh, yung accessibility. Pangatlo is yung price range. At yung pang-apat ay yung taste, diba? So una, dun tayo sa ambiance. Ano masabi mo sa ambiance nung lugar? Pero bago yan, sa base sa napanood ko dun sa vlog ni Kuya mo RogerRaker. Kay RogerRaker talaga, hindi kay Sergi. Pero magkapatid sila eh. Sa kanila na rin yun, di ba? So, sabi ni RogerRaker sa vlog niya, eh, pagagandahin niya pa yung ambience nun dahil lalagyan niya ng murals or designs yung pader nun. Pero, as of now, yun yung design niya, plain. So, anong masabi mo? Ano pa? More. Simple pa lang kasi. Pago pa lang. 1 to 5? 3. Kasi pag nagdagdag pa sila, 4. Sa akin 4 na kasi katulad sa mga review namin na ibang kainan, ako kasi yung tao mahilig sa simple lang ang design, simple lang itsura. Alam mo, minimalist, 'di ba? Kasi sa akin minimalist eh beauty 'yan, 'di ba? Ayusin lang natin. Beauty 'yan. So, next naman natin is accessibility. So, guys, napaka-accessible nitong lugar na ito. Along Regalado Avenue, nandito lang yung address. Lagi lang dito. Katapat lang siya ng Fatima. Ang masabi ko lang, hindi lang siya gano'ng pansinin kasi may pader na nakaganon, nakaharang. Pero, accessible siya along the highway sa Regalado. So, search nyo lang siya. Ikaw, accessibility. Ako, 1 to 5, 4. 3.5. Kasi, sa sobrang daming establishment na mga nagtitinda, ang hirap mahanap kasi medyo pagunga yung presyo nila. Pero since kung first-timer ka, pero kung ano, siguro madali mo na siyang matatanggap. Madali mo naman pupuntahan yan. And yung accessibility niya, napaka-strategic, napakaganda yung lugar. Kasi katapat siya ng school, so talagang booming-boom yung kita ni Sir RogerRaker dyan, no? Kay Boss Pao si Pagan, talagang namang boomy ang kita dahil nandiyan yung mga estudyante at iba pang mga establishment dyan. And then next naman natin is yung price range. So, dalawa ang ano nila eh, dalawa ang price nila, meron medium, meron large. So, ang in-order namin is yung large. So, nasa 105 at ito yung mga price range niya, katulad nung minontage namin kanina. So, ikaw, 1 to 5. Ano ang masaya mo? 4. Four. Kasi deserve naman. Sa akin,
hindi masama yung ganung price niya dahil sa sulit ng kanyang sarap nung ano, hindi bias ah dahil idol natin yan si Sir RogerRaker, no? Pero talagang sulit yung price naman pagka binili mo dahil sa darating na tayo sa pang-apat, which is yung taste. Based na natikman namin eh, kasi first time nga namin doon, no? So very accommodating Sir Lee. Narecommend niya sa amin yung mga ininom namin. So pinaka-recommendation niya talaga yung rock salt and cheese na Oreo. And ako masabi ko doon, napaka masarap, masarap, promise. Ay, baliktad pala, kanan dapat, promise. Promise talaga, masarap yung rock salt and cheese na Oreo. Yung sa kanya kasi chocolate. So sa akin medyo sakto lang yung sa kanya, pero sa akin talaga the best yung natikmang kong yun. So sa akin, lagay ko siya, no bias guys, 5 ako doon. Akin ano, 4.5. Bakit sarap, naman? Sarap. Though, hindi siya katulad ng ibang milk na in-order mo chocolate, malalasan mo talaga yung chocolate. Kasi milky pa rin, pero may drizzle lang ng chocolate. Mas more on na malalasan mo talaga yung milk tea, hindi yung chocolate. May drizzle lang talaga siya ng chocolate. Pero masarap, diba? And nasa ano yun, may choices din kung gaano kadami ang sugar level na ilalagay. Sabi nga nung sa isa sa gumagawa doon, kasi 25% ang pinili namin. Medyo matabang pa daw, pero kahit 25% na siya, okay na siya sa akin eh. Ikaw, tingin mo? Matamis na. Oh, matamis na rin siya. So congratulations Sir RogerRaker sa iyong new business. Talaga namang support tayo dyan kasi syempre Filipino vloggers, you know. So as we end this video guys, paki-like tong video na to and please do subscribe dahil magwa 1,000 subscribers at hago. So di ba? Support niyo naman kami. So before we end this video, don't forget that you are blessed. So be a blessing to others. Bye-bye. Tapang mara.